ay sumayaw para sa Panginoon. Pray, oh, you shout
Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give you praise, oh God. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Dahil binigyan mo kami ng kagalakan sa aming puso upang magpuri sa inyo sa umagang ito. Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon sa umagang ito, pwede ko po bang makita ang kanilang mga kamay na nakataas sa Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Ang sinabi ng Psalm, I love you, Lord. You are my strength. And the Lord is my rock and my fortress and my Savior. My God is my rock and whom I find protection. He is my shield, the power that saves me and my place of safety. I called on the Lord who is worthy of praise and saved me from my enemies. Meron kang laban ngayon, kapatid. Hindi mo kaya yung laban mo. Hindi mo kaya yung laban mo ngayon. Pero ang Diyos na nasa sayo ay kayang-kaya. Ang sinabi niya, tumakbo ka sa Panginoon. Iluhod mo ang iyong mga tuhod sa Panginoon. Isamba mo sa Panginoon ang lahat ng bigat ng puso mo ngayon. Isuko mo sa Diyos sa umagang ito. Papakinggan ka ng Panginoon. Papakinggan ka niya. Come on, let us worship the Lord. Let us offer the worship from the Lord. Hallelujah, oh God. We give you praise, Jesus. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. Yes. I give you praise. We give you. Yeah.
like you.
Panginoong Jesus, ikaw po ang aming itinataas sa umagang ito. Ikaw ang aming pinaparangalan. Ikaw ang aming itinatangi, itinataas at sinasamba. Sa umagang ito, inihahanda namin ang aming mga puso sa iyong mga salita na aming maririnig sa umagang ito. Mangusap ka at kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ladies and gentlemen.
Greetings. We are like arrows in a quiver as the Lord prepares us for battle. Now is the time to be deployed. Even the best training is useless if we never use it. Now is the time to conquer. See you on July 2, 1 p.m. at Church of God, Das Marinas. Deploy and conquer. Ladies and gentlemen, today we're going to answer the age-old question. Which came first, the chicken or the egg? One of the hardest things for a father is when it comes time to send his little girl off to college. Biology? Did you get Cayman? Complex life forms evolved from simpler life forms. Hey, what did you think about what Professor Cayman was just saying? She's one of the cutest freshmen we've seen. Just calling to get your topic for the October debate. I really like all of my instructors, especially my biology teacher, Professor Cayman. He's a riot. The guy's an evolutionist, and there's nothing in the whole course description about biblical creation as even a plausible alternative. All our public schools and universities teach evolution as the answer to the origins of life. Don't you think Professor Cayman has some good concepts? He could be right. Have you ever seen that thing that Cayman does where he shows how we all came from apes? Life comes from life. It doesn't come from non-life. Evolution versus creationism. What do you say? Professor Cayman, my dad can't debate you. If I were you, I'd get out of it. I've never done anything like this before. I wasn't going to teach evolutionary lies from those textbooks. I'm out of the game. You debating Professor Cayman is not going to solve anything. This guy stands against everything that we believe in. What are you doing, man? What did you tell him? I'm not interested. Do you know how embarrassing this is going to be for me? Welcome, everyone, to our debate tonight. Wasn't the Bible written by man? Yes, it was. Then how does that make it the Word of God? And you do believe in your viewpoint, don't you? Sige po, lahat po ng pinagpala, isang palakpak sa Lord. Hallelujah. Praise God. Ang sabi nga po, sa bawat pagising natin is a blessing, di ba? So ibig sabihin po, lahat po ng nandito, pinagpala po yan. Amen po ba? Amen. Sige po, lahat ng pinagpala, isang malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah! Lord, we praise you and we bless your holy name, Lord God. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo ang mga palakpak na ito, Lord, na alay namin sa iyo. Alam niyo po, parati nating sinasabi, we cannot outgive God. Kasi sapat-sapat na po yung buhay na ibinigay niya sa atin. Kaya po yung mga palakpak po na yan, is enough yan. Alam ko po na that brings a good sound sa pandinig po ng ating Panginoon. Kaya nga po kanina sa kanta natin, di ba? Let it be a sweet, sweet sound. Doon lang po natin mabibigay sa Lord, no? Yung nasa puso natin through our praise and our worship, no? Doon tayo nakakabawi sa Lord, no? Doon tayo nakakapagpuri sa Lord. Doon natin na ibibigay yung worship para sa Kanya. No, kasi napakabuti ng Diyos. Kaya ako po'y naniniwala, kaya po tayo nandito, kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya po tayo nandito kasi po meron pong sasabihin ng Diyos sa atin. Kaya po tayo nandito kasi baka po meron din po tayong hinahanap sa Diyos. No? Kaya po tayo nandito kasi, Lord, gusto kong makasama ka ngayong umaga. Kung ano man po yung dahilan natin ngayong umaga, ang Diyos po ang nakakaalam niyan. At hindi po aksidente, kaya po tayo nandito. Amen? Kaya po tayo nandito kasi meron pong magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen po, Baron? Amen. Ayan, sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah.
Napakabuti po ng Diyos at kamusta po ang bawat isa? Pakilingon po yung katabi, kamusta? How are you? Nag-bike ka lang ba? Ang mahal na kasi ng gasolina kahapon sa ano sa balita, dati siyang nagkokotse, bumili siya ng bike. Kasi ang taas na ng gasolina. So ibig sabihin po, marami pong nangyayari sa ating mundo ngayon, no? At alam ko po na ang Diyos po ang siyang may akda noon. Amen. At ang Diyos po ang bahala sa buhay ng mga anak niya. No, kaya yung gasolina ay isang parte lamang ng para maipakita pa natin sa Diyos kung gaano tayo dapat magtiwala sa kanya. Kung ano man po ang nangyayari, tumataas na naman ang bilang ng COVID, ang sinasabi, isa lang po ang ibig sabihin niyan, hindi tayo dapat matakot, kundi lalo pa tayong lumapit sa Diyos at magdasal. Bilang mga Kristiyano, tayo po ang gagamitin ng Diyos para po kung ano man po ang dulot ng COVID na yan. No, tayo po mga Kristiyano ang siyang pipigil through our prayers. Amen po, Baron? Kaya hindi po tayo dapat mabahala kung ano man po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan. So, ngayong umaga rin po, bago tayo magsimula, meron po bang bisita? First time, pakitaas lang po yung kamay nung ngayon lang sige po, wag po kayong mahiya. Ayan. Wow, praise God. At sige po, pwede po ba kayong tumayo? Pwede pong tumayo yung mga bisita. Sige po, kasi po gusto po namin kayong ipanalangin. Wag po kayong mahiya. Kasi po ang gusto po namin as... Yes, sige po. Wow. Ayan. Praise God. Gusto po namin kayong ipanalangin ngayong umaga. Mga kapatid, let's extend our hands. Hallelujah. Praise God. Lord, unang-una sa lahat, Lord, kami ay nagpapasalamat sa buhay ng aming mga kapatid na narito ngayon, Lord. Lord, kayo po ang nakakaalam kung bakit po sila nandito. At alam namin, this is not an accident. But this is your plan para sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, aming itinataas sa inyo ang mga kapatid po namin ito, Lord, na kung ano man po, Panginoon, ang kanilang nasa puso, ay aming dalangin, Lord, na ito po ay katagpuin niyo, Panginoon. I-bless niyo ang kanilang buhay, Panginoon, hanggang sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord. Padaluhin niyo po ito. At nawa, Lord, masumpungan po nila dito, Lord God, ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, aming itinatalaga sa inyo ang mga buhay nila, Lord. Samahan niyo po sila, Lord God. Simula sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. At ito pong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. Salamat po. At nais din po naming sabihin po na sa COG Salawag, isa lang po yung pangalan na itinataas po dito, pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, ako po yung nagpapasalamat pong muli sa Panginoon for giving me once again the privilege. Isa ulit pribileyo na makapagturo po ng kanyang salita at nawa ako'y maging isang mouthpiece lamang, no? Maihayag po ngayong umaga ang salita po ng ating Panginoon at maitaas po ang kanyang dakilang pangalan. At alam ko po na in behalf of our pastor, nasa Cebu po ulit ang ating mahal na Pastor Carlito, alam ko po na ine-extend niya rin po yung pagbati sa inyo ngayong umaga. Tumawag siya kanina, nangangamusta. Sabi ko po, Pastor, okay naman po. And we're all set to praise, to worship, and to give glory to our God. And to listen to His word. Amen po ba? Pagpuri at pagsamba sa Panginoon ay sapat na. Di ba? Pero alam niyo po, may sasabihin pa si Lord. Kaya ngayon po ay oras para tayo po ay makinig ng kanyang salita. At alam niyo po, nabanggit ko nga kanina, ang daming nangyayari sa ating paligid ngayon. At bukod doon, ang dami mong plano, di ba? Ang dami nating plano, lalo na yung mga estudyante diyan. Sino mga estudyante? Yung mga gagraduate. Wow, gagraduate ng senior high, may gagraduate ng college,
may nag-apply ng trabaho, may naghahanap ng trabaho, may ano pa ba? Ah, marami, ang daming nangyayari. Bukod doon, ano pa po, minsan meron pa tayong iniisip pa na problema, di ba? Minsan meron pang karamdaman. Kumbaga, hindi na halos natin malaman kung, Lord, meron pa bang future para sa amin? Or matatanong mo sa sarili mo bilang estudyante, Lord, ano na po pag-graduate ko? Di ba? Saan po ako pupunta, Lord? Pilipinas o abroad? Yun yung mga tanong dyan, eh, no? Call center o public service? Di ba? Ang dami nating gustong gawin. Di ba? Ang dami nating gustong applyan na training para pag tayo ay nag-apply, ang daming credentials. Kaya po ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. We will begin by these pictures. No? Ngayong umaga po, ito. Pag ito po yung nakikita nating picture, this way, that way, another way, ito po ba ay magbibigay sa inyo na ito po ba ay makakatulong? Tingin nyo? O siya po ba ay magbibigay ng confusion? Di ba? Lord, ang dami kong gusto. Ano ba talagang gusto ko? Maging flight steward? O maging computer? Ano? So, confused tayo. Lord, ano ba ang talagang daan na gusto kong tahakin? Di ba? Minsan, ang gusto natin, this way. Pero meron mang sabi, wag ka dyan. This way ka. So, naku-confuse po tayo. Diba? Kasi sa ating pag-iisip lang eh. Pero po, mamaya malalaman natin na God has a wonderful plan for each and every one of us. Nandito po. No? How about that? Kung ganino naman po yung daan, ito ba ay magbibigay ng comfort? O ito po ay magbibigay sa'yo ng trouble? Diba? Lord, meron na akong sakit, may bayaran pa, gagraduate pa yung anak ko. Anong pipiliin kong daan dito, Lord? I'm so troubled, Panginoon. Diba? Sometimes, ito yung mga nangyayari sa buhay po natin. Eh. Pero alam niyo po, kapatid, kung ano man po yung ating pinagdadaanan, ano man po yung nais nating makamtan, no? Ano man yung heart desire natin, or baka this morning naguguluhan na po tayo. Ano ba talaga yung plano mo, Lord? Ano pa ba talaga yung nangyayari sa buhay namin ngayon? Bakit ganito? Parang ang hirap. No? Napakalinaw po ng salita ng Panginoon ngayong kapatid. Napakalinaw po ng kanyang mga pangako. Kung tayo po ay maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi tayo po yun eh. Tayo po yung mga naniwala sa Panginoon, di ba? Taas po ang kamay ng naniniwala sa Panginoon. Taas po ang kamay ng tumanggap sa Panginoon. Lahat po ng mga kamay na yan, may magandang pangako ang Lord sa atin. Ito po yung sabi sa ating text. Kung meron po tayong Bible, buksan po natin sa John 14, verse 1 to 4. Sabi po dyan, do not let your hearts be troubled. Sino po ang kinakausap ng Diyos? Tayo. Kinakausap niyo po this time, itong nung sa tagpong ito, yung mga disciples, yung mga followers, yung mga naniwala sa Lord, yung mga believers. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and will take you to myself so that where I am, there you may be also. Wow. And you know the way to the place where I am going. Tayo po ay magpray. Lord, salamat sa inyong salita ngayong umaga, Panginoon.
Lord, tanging dalangin namin na nawa itong mga salita pong ito ay hindi lang basta salita, Panginoon. Hindi lang basta binasa namin. Bagkus, Lord God, mai-apply po sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, minsan pumuli sa aming mga pagpupurit pagsamba kanina, Lord, amin ding inilalapit sa inyo yung aming mga puso, Lord God, na Lord, we are not perfect, Lord. Kami ay makasalanan. Kaya Lord, we ask for forgiveness, Lord God, sa lahat ng pagkakasalang nagawa namin, sadya man o hindi, Lord. Yung mga nasabi naming masasakit, Panginoon, sa kapwa namin, sa aming mga mahal sa buhay, sa kaibigan, maging sa kapatiran namin, kung kami ay nakasakit, Lord, patawad. Patawad, Lord, kung nakapag-isip kami ng di maganda, Panginoon, patawad. Lord, linisin niyo kami, Lord God, at nawa, Lord, pumasok po kayo sa aming puso ngayon, Lord. We invite the Holy Presence, Lord God, ng inyong Espiritu Santo, Lord. Your Holy Spirit, Lord God, na freely, Lord, to move in this place, Lord God. Lord, para kami ay kausapin, Lord. Maipahayag, Lord God, yung kabutihan niyo, Lord, yung magandang plano niyo sa amin. Na, Lord, sa kabila ng nangyayari sa mundong ito, Panginoon, amin pong aasahan yung inyong salita. Amin mong pananampalatayaan ang inyong mga salita, Panginoon. Amin pong pagtitiwalaan ito, Lord. Kaya Lord, ngayong umaga, Lord, minsan pong muli, samahan niyo kami, Panginoon. Maihayag, Lord, ang inyong mga dakilang layunin sa aming buhay. At ako, Lord, bilang inyong tagapagsalita, ay maging mouthpiece lang ako muli, Panginoon. Nawa ang inyong pangalan, Lord, ang siyang maitaas at maluwalhati sa lugar na ito. Salamat po, O Diyos, itong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, isa pang palakpak sa Lord. Hallelujah. Alam niyo po, na habang binabasa ko to, sabi ko, Lord, looking forward, future. Ito po yung gustong-gusto nating mangyari. No? Bilang mga Kristiyano po, napakaganda ng salita ng Diyos. Sabi diyan, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mababahala, huwag kayong mag-isip ng mga bagay na hindi naman makakabuti. Ang Diyos na po ang nagsabi niyan, ang ating Panginoong Hesus. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. Sa iba pong translation, there are many mansions. Sa ibang translation pa, there are many rooms. No, ito po yung magandang plano ng Diyos. If it were not so, kung hindi ito totoo, sabi niya, would I have not told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and will take you to myself so that where I am, there you may be also. Wow. And you know the way to the place where I am going. Kaya ngayong umaga po, we will entitle the word today, you are lost? Troubled ka ba? Pero alam niyo po, meron pong destiny po na maganda ang believers. So ngayon po, pag-uusapan natin, ano po ba yung believer's destiny? Ano po ba yung hinaharap nating sitwasyon? Ano po ba yung magandang plano? Alam niyo po, yung plano ng Diyos sa mga mananampalataya ay napakaganda. Kasi sabi niya po sa Jeremiah, di ba? My plan is not to harm you, but to prosper you. A better future. Di ba? Para bigyan kayo ng magandang future. Ito po yun, napakalinaw po dito. Kaya po, tayo po ngayon na nandito na nagugulumihanan, no? Tayo po na naniligaw na, nasa tingin mo, wala nang direksyon yung buhay natin. Pakilingon nga po yung katabi nyo. Sabihin mo, meron pong magandang plano ang Diyos sa'yo. Yan. Kapatid, may magandang tadhanang inilaan. Sino pong naghahanap ng mga partners? Yung mga pa-out of calendar na wala pang partner dyan. Huwag kayong magmadali. Kasi merong perfect time si Lord. No? Palagi pong maganda ang plano ng Diyos sa buhay na mga nananampalataya sa Kanya. Kaya wag po nating madaliin dyan, ha? Yung mga post nyo dyan, nagmamadali. Ah, kikita ko yan sa FB, ha? Kayo, ha? Hindi.
ang sinasabi po natin, napakaganda ng plano ng Diyos. No? Sa mga naghahanap ng trabaho, may magandang plano ang Diyos sa atin. Kaya ang sabi po dyan, ano po yung dapat nating tandaan po patungkol sa believer's destiny? Ang sabi po dyan, unang-una po, do not let your hearts be troubled. Kapatid, kung ano man ang meron kang dala-dala ngayon, ano man yan, problema na yan, sabi nga ng ating song leader kanina, baka dala-dala mo yung mga pighati na yan, yung mga kabigatan na yan. Ang sabi ng Diyos, do not let your heart be troubled. Huwag kang mababagabag. Ngayon, to give you a background po, bakit po ba ito sinabi ng ating Panginoon? Balikan po natin yung chapter 13. No? Alam niyo po, sa chapter 13 po, bago po ito sinabi ng Panginoon, kasi ito na po yung time na kung saan alam na po ng Panginoon na siya po ay babalik na sa ating Ama. No, ito po yung time na yon na ang ating pong Panginoong Jesus, nakikita niya na po na nalalapit na po yung pagbabalik niya sa ating Ama. Ito rin po yung time na kung saan po si Judas po ay binigyan na po, diniktahan na po ng kaaway, ng demonyo, para po ang ating Panginoon ay isang araw ipagkakanulo niya po. Ito na po yung time na yon. At ito na rin po yung time na kung saan po ang ating Panginoon ay hinugasan ang paa ng kanyang mga disciples. Kaya ikaw po bilang isang disipulo, magtataka ka eh. Lord, bakit mo hinuhugasan yung paa ko? Di ba? Marami nang tumatakbo sa kanilang isipan. Ito rin po yung time na kung saan ang sabi po ng Diyos, one of you will betray me. Pag sinabi po yun ng Diyos sa atin ngayon, one of you will betray me. Ano pong tatakbo sa isipan natin? Tayo po ay magiging confused. Tayo po ngayon ay magkakaroon na ng trouble. One of you will betray me. At ang sabi po dyan, as soon as Judah had taken the bread, he went out. No? Ito rin po yung time na kung saan nung inabot ng Diyos ang tinapay kay Judah, siya po ay umalis. Kasi nakasulat na po eh. At lastly, ito po, sa chapter 13, 33 to 38, tingnan po natin ha. Ang sabi dyan, my children, ito na po yun, I will be with you only a little longer. Pag tayo po sinabihan ng magulang natin, anak, konting araw na lang ang natitira na makakasama ko kayo. Ano po ang iisipin natin? So nung sinabi po ito ng Diyos sa mga disciples, ting! Sure ball, marami ng pambira. Anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Na only a little longer na lang siya natin makakasama. You will look for me and just as I told the Jews, so I will tell you now where I am going, you cannot come. Ha? Ganun ba yun, Lord? Hindi kami pwedeng sumama sa pupuntahan mo. Kaya nga sabi ni Peter, nang sabi ni Peter po dyan, nung sinabi po yun ng Panginoon, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Kahit saan ka pumunta, Lord, kaya kong ialay yung buhay ko sa iyo. Kasi nagsasabi na si Lord eh. Kaya nakukonfuse na po sila. At ang sabgot ng Panginoon sa atin, no, na sa kay Peter, ang sabi niya, Jesus answered, will you really lay down your life for me? Talaga bang kaya mong ibigay yung buhay mo sa akin, Pedro? Very truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Kung ikaw po si Pedro, at sinabi ng Diyos, talaga ba Pedro, kaya mong ibigay yung buhay mo sa akin? Eh, sinasabi ko sa iyo, titilaok ng 3 beses ang manok. Ay bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakatatwa. 3 beses mo akong idideny, nakilala mo ako. Hello? Nag-deny na po ba tayo sa Lord? Minsan po bang tinanong ka ng kaibigan mo, pare, gusto mo bang sumama sa amin na meron lang konting happy-happy? Dininay mo ba yung kaibigan mo na huwag sumama? Kasi ikaw ay Kristiyano?
O sumama ka kasi kaibigan, kumpare, kamag-anak, birthday party lang naman. Baliktarin naman natin ang sitwasyon. Meron po tayong gawain sa Sabado, mga mens. Alauna po. No? Sabado na po yon. Alauna, meron pong deploy sa COG Marilag. Sino po mga free dito ng Sabado, mga katatayan? Taas ang kamay, Kuya Edwin, Eran. Ang dami. So ibig sabihin yung iba po, hindi free. Pag sinabi po ba ni Lord, anak, sama ka sa Sabado, may gawain ang mga katatayan. Ikaw ba ay sasama o i-deny mo ang invitation ng Lord? Lord, ayoko. So ganun po yung buhay ni Pedro. Bago tumilaok ang manok, Pedro, tatlong beses mo akong i-deny. So kung ikaw si Pedro, pambihira, Lord, handang-handa ako, pero para ialay ang buhay ko sa'yo, pero bakit kita i-deny? Diba? So you are already confused. Kaya po, dun po, pinanghugutan ng ating Panginoon. Sabi niya, my children, aalis ako saglit ko na lang kayo makakasama. Tapos, ito pa yung sasabihin niya kay Pedro, talagang troubled, talagang confused ang mga disciples that time. Kaya ang sinasabi ng Diyos, do not let your heart be troubled. Ito po yung pinanggagalingan eh. Do not let your heart be troubled. Bakit po kaya troubled? No? Kasi po, ang sabi po ng ating Panginoon, siya po ay saglit na lang makakasama. Alam niyo po, if God is not with us, that is the time na merong trouble sa buhay natin. Pag ang Diyos po wala na po sa ating mga buhay, hindi na po natin siya kasama, that's the time tayo po ay nasa trouble. Kaya po ang mga disciples during that time, nang sinabi po ng Panginoon yun, malaking trouble kasi bakit Lord, Lord, paano na yung health namin? How is our health, Lord, kung wala ka? Lord, kailangan kong gumaling ngayon, wala ka. Lord, how is our health? Eh, ikaw yung nagpapagaling eh. Ikaw nga yung nagbubuhay ng patay. Eh, paano na lang ako ngayon, Lord, na yung aking health ay nasa bingit? No? Lord, paano na po yung finances? Ang dami ko pong bayaran, Lord, ngayon ka pa aalis. Ang dami pong nakaatang sa balikat ko, Lord. Ngayon ka pa aalis. Kasi wala ang Diyos eh. Lord, paano na yung desire ng aking puso? Lord, gusto ko pong mag-apply. Lord, gusto kong makatapos. Ngayon ka pa aalis, Panginoon. Paano na, Lord? Ano pong gagawin ko? Diba? If God is not with us, ito po yung mga question natin. Lord, sirang-sira yung relationship namin mag-asawa. Sirang-sira yung relationship namin magkapatid. Sirang-sira yung relationship ko sa aking kapwa, mananampalataya ngayon, Lord. Ngayon ka pa po aalis. Paano ito marirestore? Eh Lord, kayo po yung nag-aayos. Kayo po yung nagbibigay ng pag-ibig. Kayo po yung nagsusupply. Tapos aalis kayo? A little longer na lang namin kayong makakasama? Lord, paano na yung bukas? Yung kasiguruduan ng aming buhay. Paano na yung future, Lord? Aalis ka, no? At paano na yung ministry? Alam niyo po, ito yung mabigat na nakaatang po sa mga disciples eh. Yung ministry, no? Paano na? Tayo po na nandito ngayon, tayo po na mga workers. Kung umalis ang Lord, paano na? Eh siya po yung sumasama sa ating mga plano. Diba? Sa kanya lang natin ibinibigay yung plano natin eh.
Kapatid, tayo po na mga believers ay umaasa lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, kahapon sa men's, may tanong doon, paano mo ipapahayag sa anak mo na mahal na yung kadakilaan o privilege na binigay ng Diyos? Ang sinasabi po, common eh. Pagkasama mo si Jesus, you don't have to worry. You don't need to be troubled. Kaya po, pag wala na po ang ating Panginoong Jesus, pag wala na po ang Diyos sa buhay natin, that's the time that you are troubled. Amen? Pag tayo po ay patuloy na nagkakasala, that's the time na tayo din po ay nasa trouble. Kasi unang-una po, ang kasalanan ayaw po ng Diyos. Kaya po yung kung tayo ay nagkakasala at si Pedro naman ay itinakwil, itatakwil ang Diyos, wala pong pagkakaiba yun. It's the same. Kung confused si Pedro dahil itatakwil ko ang Lord, ikaw po na nandyan na patuloy na nagkakasala, confused ka rin. Kasi meron po sa utak mo, Lord, pinakikinggan mo ba ako? Lord, nagkasala na naman po ako. Lord, hindi ko matanggal-tanggal po itong mga bigate na ito eh. At pag tayo po ay patuloy na nagkakasala, that's the time po na ang presensya po ng ating Panginoon ay umaalis. So ano pong dapat natin gawin? Para po yung presence ng ating Panginoon ay magpatuloy, all we have to do is to confess our sins to God. To kneel down, to say, Lord, I'm so sorry. Kapatid, meron ba tayong mga tinatagong ganun na hindi natin mabitaw-bitawan na kasalanan? Meron ba tayong mga nakatabi sa ating mga cellphone na kung ano-ano? Meron bang nananatili sa utak natin na mga bagay na hindi natin makalimutan? All we have to do, ilapit natin sa Panginoon at siya na po ang magtatanggal po niyan. Kasi kung sa atin, we cannot do it by ourselves. We need the presence of the Holy Spirit para po yung mga bagay po na yan ay mawala sa ating buhay at minsan pong muli makatagpo po natin ang ating Panginoon. Amen? Kasi without God, it's really hard for us. Mas magiging mabigat. Kung mabigat na po ang buhay, mas bibigat pa. Kasi wala ka na pong malalapitan pa. Yung mga direction po na yun, ito yung mga gusto nating lapitan eh. Yung mga sangasangang daan, ito yung ating gustong puntahan eh. Kasi wala na tayong malapitan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, lumapit ka sa akin and you will not be troubled. Amen? Kaya yun po ang pangalawang point natin. Ano po yung dapat natin tandaan? We need to believe in God and believe also in Jesus. We need to believe in God and believe also in Jesus. Bakit po? Bakit kailangan kay Jesus? Bakit kailangan magtiwala sa ating Panginoong Jesus? Ang sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Estudyante Blues, if we have that desire na maging maayos ang ating future, no? Trust in the Lord with all your heart. Kung sinasabi mong matalino ka, kung sinasabi mong masipag ka, kung sinasabi mong top ka sa klase mo, saan nanggaling po yan? Ang lahat pong yan ay grasya lamang ng Diyos na inibinigay sa iyo. Kaya wala kang dapat na ipagmalaki. Kailangan mong magtiwala sa Lord. At ang sabi po dyan, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight.
So kanina, tatlo-tatlo yung araw, pumunta ka rito, pumunta ka roon, at yung daan, akala mo maze na. Pero this time, dahil magtitiwala ka sa Panginoon, your path will be straight. Amen? Palakpak sa Lord. Ang daanan po, hindi na pa kurba-kurba. Sa mga nagbabike, pagpakurba-kurba, ang hirap. Di ba? Meron pang, kung may jump, may nadidisgrasya, parang ako. May jump eh. No? Trinay kong i-jump, pangalawa yun, gas-gas. Yun yung sinasabi natin. Na pag ang daan po na pinili po natin eh sa ating kakayanan lamang, nakakapagod po. Pwede po tayong maligaw. Pero ang ino-offer po ng Diyos ay napaka-straight line. Straight path. Ito yung pangarap mo, magtiwala ka sa akin. Ito yung pangarap mo, unahin mo ko. Ito yung pangarap mo, ibigay mo ang lahat sa akin. Kasi sabi, trust in the Lord with all your heart. Hindi po kapiraso ng puso. Kapiraso ng puso kay Lord, kapiraso ng puso kay Ewan. Pwede ba yun? Ang sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi kung ano po yung talino mo, kulang pa po yan sa plano ng Diyos sa'yo. Maganda ang plano niya kesa sa plano mo. Yun po yung ating iintindihin palagi na in all our ways, we need to acknowledge God. Kung akala mong nasa mabuti kang kalagayan ngayon, you need to acknowledge God pa rin kasi isang araw when you lose that acknowledging God, when you lose yung pagtitiwala sa Lord, pag tinanggal niya yan, what will happen? Kaya kailangan palagi po tayong nagsasubmit sa Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Mga kabataan, simple lang po ang instruction ng Lord. Kung sa atin lamang, mahihirapan po talaga tayo. Tayo ay mapapagod lang. Tayo ay ma-worn out. Kaya dun po tayo kay Lord. Napakasimple. Straight. Bakit ang ating Panginoong Jesus? Kasi ang sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Bakit kailangan magtiwala sa Panginoong Jesus? Kasi kung napagaling niya at nabuhay niya si Lazarus, how much more kaya niyang pagalingin kung anong karamdaman meron ka ngayon? Kung nagawa po ng ating Panginoong Jesus na yung wala ng wine, sino nakakano ng wine? Na wala ng wine, in a miracle, dun sa kasalan, na i-produce ng ating Panginoon yung wine. Ibig sabihin lamang po, kung ikaw ay nangangailangan ngayon, kung ikaw po ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, kaya niya pong ibigay kung ano yung gusto mo. Ano ba yung pangangailangan mo? Ito po yung pinag-uusapan namin sa men's kahapon eh. Yung tipong walang-wala ka na dahil ikaw ay umaasa sa ating Panginoon, no? Tipong nandito ka na sa dead end, wala ka nang mapuntahan, pero dahil nagtiwala ka sa Panginoon, God provide your needs. Ang sabi nga, anong sabi ka pa na, sapat ang Diyos sa bawat araw. Amen? Can we give God the highest praise? One day is enough. Huwag mo nang problemahin yung bukas. Ang ating Panginoon ang bahala doon. Trust lang sa Panginoon. Siyempre, sasamahan natin ang gawa yun. But ang pinaka-importante po dito, yung trust po sa Lord eh. Kasi ang sinasabi nga natin, kahit anong gawa natin, kahit anong pagtutoy natin, kahit anong sakripisyong gawin natin, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, lahat baliwala.
Kaya nagugulat na lang yung mga men's pambihira. Pandemic, nakakabili ng kotse, nakabili ng sasakyan. Akala mo walang-wala na, pero the Lord gagawa ng ibang daan para ma-meet yung pangangailangan mo. Di ba? That's how our God is. Siya ay buhay. Siya ay kahapon ang sabi ang aming pinag-uusapan is the kahapon ang pinag-usapan namin, you are the heirs of God. You are the children of God. Kaya nga kung ikaw ay anak, sabi, meron bang tatay na hindi magkakaloob sa anak? Di ba? Yung pangangailangan ng anak hindi ba ibibigay? That's why we need to trust our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi siya po ay the same yesterday and today and forever. So kung ano man po yung miracles na ginawa niya, still pwedeng mangyari sa buhay mo. All you have to do is to trust our Lord Jesus Christ. Believe in our Lord Jesus Christ. Sabi diyan, I am the Alpha in Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. So sino pong ating dapat paniwalaan? Paniniwalaan po natin yung may akda, yung may gawa ng langit at lupa. Ito po ang pagtitiwalaan natin. Yung Diyos po na buhay. Yung Diyos po na nakikinig sa ating mga hinaing, sa ating mga iyak, sa ating mga ipinaglalaban, sa ating mga desire sa buhay, sa ating mga iniluluhod. Dito po tayo lalapit. Hebrews 12:1, looking unto Jesus. Sabi sa ibang translation, fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Dito po tayo magtitiwala sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na kung saan po, oh, tingnan mo, hari ng mga hari. Ah. Iniisip ko kahapon, sabi ko, Lord, habang nire-review ko siya, Lord, hari ka ng mga hari, Diyos ka ng mga Diyos, pero bakit hindi mo na lang pagpupuksain yung mga kalaban? Bakit kailangan mong pagdaanan yung cross? Bakit mo kailangan pagdaanan yung shame na yan na duduraan ka pa, aalipustahin ka pa? Kasi gusto kong ipakita sa'yo, anak, na kung kinaya ko, kaya mo rin. No? Na kung ang isang tao ay ikaw ay niyuyurakan dahil sa pagsamba mo sa akin, anak, hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang pumatol. Kaya kailangan nakapix tayo kay Jesus eh. Kasi nagawa niya po ito. Ngayon kung tayo po ay magbabalat sibuya sa maliit na bagay, saan po tayo pupulutin? Na pagsabihan ka lang, aalis ka na kagad sa simbahan. Paano na po yung ministry na supposedly dun, nandun yung joy mo, nandun yung passion. Di ba? Eh kasi nasabihan ka, aalis ka na. Ang Lord po, hindi niya po tiningnan ang mga bagay na yun. Diyos na mga Diyos to, hari na mga hari eh. Dinuraan, pinako sa krus, binayubay sa krus, kung ano-anong pinagagawa, tapos ikaw ganun lang. Di ba? We need to fix our eyes on Jesus. We need to look on Jesus. Kasi sa Kanya po natin makikita yun eh. No? Na isang araw po, tayong mga believers, siya po yung mag-finish nung ating faith. Isang araw po, babalik po siya. Yan po yung nasa text natin. Ano pang sumunod po dyan? Believe in God, believe also in Jesus. No? Believer's testimony, sabi dyan, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back, come again, and will take you to myself, so that where am I, there you may be also. Jesus has prepared
a place for us. Napakaganda pong pangitain or hinaharap natin sa future na ang ating Panginoong Jesus ay nag-prepare na po ng place para sa atin. Yung place po na yan, ito po yung plano po ng Diyos para sa iyo at sa akin. Ito po yung dapat nating tinitingnan. No? Kasi po yung mga bagay-bagay sa mundo, eh, sabi nga po, isang araw mawawala. Pero po tayo mga believers, ang ating pong ipinasasalamat sa Panginoon kasi po ang ating Panginoong Jesus na mismo ang siyang nag-prepare ng place para sa iyo at sa akin. Kapatid, ang daming nangyayari sa mundo. Pero tayo mga Kristiyano, meron po tayong inaasahan na isang araw po. Ang sabi po dyan, and if I go and prepare a place for you, I will come back and will take you to myself so that where I am I, there you may be also. Na isang araw po, ito po yung magiging destiny po natin ng mga believers. Ano po yung ating destiny? Tayo po mga believers, ang ating pong pinaka-inaasam-asam na kung saan ang plano rin ng Diyos sa atin ay tayo po ay makasama po natin ang ating Panginoong Jesus. At makasama po natin ang ating Amang sa Langit. Amen po ba ron? Can we give God the highest praise? Ito po yung pinakamagandang plano. Ito po ang pinakamagandang plano ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kapatid, kasi tayo minsan po, ito po yung atin, ang sabi sa Mark 8:36, for what will I profit? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Minsan tayo po napofocus na sa mga material na bagay. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, isang araw, kakainin po yan ng kalawang, kakainin yan ng alikabo, kakainin yan ng moth. Diba? Pero ang dapat po nating itinatanim ay ang mga bagay na nasa langit. Amen? For what will a man profit? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kaya tayo po mga kapatid, mga kabataan, focus lang tayo kay Jesus and the rest will follow. Huwag niyo munang problemahin yan. Tama yan, mag-aral ng tama. Sabi nga, yung iba nagsusunog pa ng kilay. Wala pong mali dun. Pero dapat po mas ibibigay po natin yung ating trust sa Lord. Iaalay mo sa Lord yung mga plano na yan. No? Kasi po, siya po ang magbibigay ng tamang daan para sa iyo. Amen? Lastly, and, ang sabi po dyan, and you know the way to the place where I am going. Okay, bilisan na lang po natin. No? Ngayon, ito po kasi yung pinakamalaking question. Ikaw na nandyan ngayon, ito po kasi yung pinakamalaking question eh. Ito yung question po ni Thomas eh. Ang sabi po dyan sa verse 4, and you know the way to the place where I am going. Ngayon po, ang question po, alam ba natin paano pumunta doon? Alam po ba natin kung paano po pumunta doon? Ito po yung naging question ni Thomas. Siya na po mismo, disciple, hindi niya po maintindihan. No? Sabi niya sa John 14:5, to continue, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Diba po? Ito na po yung si Thomas mismo. Kaya kapatid, baka tayo po naliligaw, nababagabag, kasi hindi po natin alam kung paano po makakaroon sa lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Baka kasi po ang dami na nating pagkukulang sa Lord. Wala na po tayong time sa Kanya. No? Baka po kasi yung mga kasalanan na ating tinatago, tinatago pa rin natin. Hindi natin ma-elay sa Lord. Kaya ito po, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Dito po tayo magtatapos no, sa dalawang verse na to. To continue in John 14, chapter 14, verse 6.
Ito po ang sabi po ng ating Diyos. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Hindi mo alam kung ano yung kasagutan sa tanong mo. Hindi mo rin alam kung gagaling ka pa ba. Hindi mo alam kung matutupad ba yung pangakong ito, no, yung inaasam-asam mo. Kasi hindi mo alam paano yung papunta po ron eh. Ang pinaka-aim nga po natin is to be with God. Ito po yung dapat po na ating desire sa ating mga puso. Na bilang mga mananampalataya, hanggang dulo kakapit ako sa Diyos kasi gusto kong maranasan yung sinasabi niyang kung nasan ako, nandun ka. Dalawang verse, sabi dyan sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. Ito po yung sagot niya kay Thomas. No one comes to the Father except through me. Sa John 3:16, pinauna na po yan, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Tingnan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon. No? Jesus answered, I am the way. So wala na pong ibang daan. Wala ka na pong dapat iba pang paniwalaan kundi ang ating Panginoong Hesukristo na kung sasabi sa John 3:16, for God so loved the world that what, sino po yung binigay niyang daan? He gave His only begotten Son, Jesus. Kapatid, baka nagugulo nga, Lord, paano ba ang buhay? Sino ba yung dapat kong lapitan? Wala ka pong ibang dapat lapitan kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya na po ang nagsabi at ang Panginoon na rin po, no? Ang ating Diyos na mismo rin, ibinigay niya na yung anak niya eh. And the truth. Wala na pong ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang sabi diyan, so that whoever believes in the truth in our Lord Jesus Christ, kapatid, naghahanap ka ba ng katotohanan, kailangan mong paniwalaan at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi diyan, I am the truth and the life. Pag tayo po ay tinanggap ang Panginoong Hesukristo, tayo ay naniniwala. At ang sabi diyan, in Him should not perish, but what have everlasting life. Kaya ito pong dalawang to, bangga to. Sinabi po ng ating Panginoon, ibibigay ko ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, kung sinong magtiwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakasama niya sa kalangitan. At sinabi po ng ating Panginoong Jesus, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya tayo po ngayon, ito po yung question. Alam po ba natin yung daan? Pero mapalad po tayo kasi po, ang salita po ng Diyos ang siyang naghahayag kung ano po ang tama at tunay na daan at dapat nating paniwalaan. Amen po, Baron? Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Lord God, Lord, napakaraming nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Bukod sa problema, Lord, ang dami rin naming iniisip, ano po ba yung plano, Lord, para masolusyonan ang problemang ito. Pero Lord, bilang mga anak nyo, nagtitiwala sa inyo, Lord, ang ganda pala ng plano nyo sa amin. Lord, bagamat hindi namin makamtan, Lord, yung mga bagay na to, Lord God. Bagamat wala kaming ginto, no? Wala kaming silver sa lugar na to. Pero Lord, yung inihahanda nyong lugar sa amin, ang nilalakaran, ginto, Panginoon. Ang lalakaran, Lord, crystal clear water, Lord God. Kaya Lord, salamat kasi ang ganda ng plano nyo sa amin eh. All we have to do, Lord God, is to accept our Lord Jesus Christ. To believe in our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. At Lord, yung mga kasalanan ito, Lord, amin ang itinatakwil, Panginoon. Tulungan nyo kami, Lord, kung ito'y bumaon na sa aming puso't isipan, hindi na namin matanggal.
Tulungan nyo kami, Lord. Kasi ito yung nagiging hadlang, Lord, ng tagumpay eh. At baka isang araw, ito rin yung maging cause, Panginoon, na hindi kami makasama sa magandang plano nyo, Lord. Yung destiny, Lord God, na makasama kayo at ang aming manlilikha. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, samahan nyo kami, Lord God. At maipamuhay po namin, Panginoon, yung buhay katulad ng ginawa ng aming Panginoong Hesukristo, Panginoon. Lord, hindi man kami perfect, Lord, but Lord, we will try. Tulungan nyo kami na maging holy, Panginoon, na lumakad sa katuwiran, Panginoon, sa kabanalan, Lord God. Help us, Lord, for kung sa amin lang hindi namin kakayanin, Lord. Kaya, Lord, we give you all the glory. In Jesus' name, hallelujah. Amen. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Salamat po kasi kayo po yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kayo po ang unang nagmahal sa amin. Kaya Lord, binabalik din po namin yung pag-ibig na yan sa inyo, Panginoon. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Sige, palakpakan pa natin si Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Ayan. Sino po mga pinagpala? Taas ang kamay at pumalakpak pong muli. Lord, we bless you. We thank you. And we glorify your holy name. Lord, dadako po kami, Lord, sa tithes and offering, Father God. Tanda din po to, Lord God, ng aming pagsunod sa inyo, Panginoon. Lord, dawa, through this tithes and offering, Lord, ito po ay makatulong, Panginoon, upang masustain, maiprovide, Lord, ang pangangailangan ng inyong iglesia, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, hindi lamang po kami yung dumaranas, Lord, ng pag-ibig. Hindi lamang kami, Lord, yung dadanas ng kaligtasan. Hindi lamang kami, Lord, yung makakasama nyo, Lord God, pagbalik nyo.
Bagkus, Lord, maging ang buong barangay sa Lawag, Panginoon. Kaya through this tithes and offering, Lord, this will help, Lord. Magagamit mo ito, Panginoon, upang magpatuloy ang iyong gawain sa lugar na ito ng Salawag. Kaya Lord, pagpalain niyo ang lahat ng magkakaloob, maging ang mga wala pang capacity. Bigyan niyo ng hanap buhay, Panginoon. Patuloy niyong palakasin ang bawat kalusugan, ang bawat katawan, Lord God, ng mga nagtatrabaho, Lord. Kaya Lord, thank you sa kalusugan, sa maayos na pangangatawan. At sa lahat po ng may karamdaman ngayon, Lord, we speak healing in the name of Jesus. Lord, hipuin niyo sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magwakas na sa ating gawain. Lord, thank you once again for this day, Lord God. Thank you, Lord, sa pagsama niyo. Thank you sa pag-ibig niyo. Thank you, Lord, sa provision niyo. Thank you, Lord, sa paghipo niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Lord, sa iyo lang kami lalapit. Sa iyo lang kami magtitiwala. And for the rest of the week, Lord God, kami ay ingatan niyo, Panginoon, ano man po ang aming gawin, saan man kami pumaroon. At idako niyo nga po kaming muli, Lord God, dito next week. Safe and sound ulit, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroon, Lord, mga mahal sa buhay na nasa abroad o nasa ibang lugar, Lord, patuloy niyo rin pong ingatan. Salamat po, O Diyos. Salamat itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, ating itaas ang ating mga kamay. Church of God, sa Lawag, as we depart from this place, ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everyone says, Amen! God bless everyone! See you next Sunday. Sa mga gusto pong mag-register sa Worship 101, meron po tayong registration sa labas. Come on!